ating respetuhin ang may kapansanan. Huwag natin kutsain o kaya'y pagtawanan. Sa halip na tawanan ay ating tulungan na ipadama na sila'y mahalaga sa lipunan. Huwag natin silang paulit-ulit na husgahan. Huwag maliitin base sa kanilang kalagayan. Huwag husgahan base sa pisikal na katawan. Sila'y may puso ding marunong masaktan. Hindi sa pisikal na katawan tinitingnan para masabing walang kwenta sa lipunan, kundi sa pusong maganda ang nilalaman, sapagkat sa pangloob mo makikita ang tunay na kagandahan. Ubit Ilaw, anak po ng Balayan, Batangas. Nakatira po dito sa Alahala, Barangay Lubo. Kaya po ako'y ganito, nakasya po ako, napanggap po ako ng bag sa Cavite, SM Bacoor, Cavite. Mag-asawa po kami ng accident. Hindi pa po ako na accident. Ako po yung isang laborer ng isang kumpanya. Ako po yung sulito ko lang po na may 125 pesos daily. Ngayon po nung mga kapanahon na magtagal, 11 years na kapag kumpanya ako nag-resign, nabayaran po ako ng 165,000. Ito pong 2,000 po. Kung ako'y makapag-resign ng 2,000 po, naisip ko po magsarili ng aking anak buhay. Unang-unan ako ng 65,000 at ang maliit na bahay, yung isang daan. Ang 65,000 po na yun, hanggang ngayon po, hindi nabawasan, pero hindi na dadagdagan, pero hindi po naman ano pa magyaro. Ngayon po, nakapagsarili ako ng ganyan. Hanggang ngayon po, nakikinig po ako sa lubos. Yan po ang ipinagmamalaki kong hanap po ay sa isang gaya kong PWD. Nakasinti po ako sa Bacoor, Cavite, noong 2018. Sa loob po ng maglilimang taon ngayong December 23, ito po ang ipinagmamalaki ko sa sarili ko. Kahit po ako PWD, ito po ako sumuko sa sarili ko. At kaya-kaya ko po maghanap buhay ng sarili. At ako po kahit ang upahan, hindi man po nakakaag doon sa aking inupahan, hindi po naman ako nahirapan sa pamilya ko. Sabi po ng aking pinag-aaral na anak, ang aming pumanak at lumadang anin po silang mga anak ko. Lumadang anin po. Naghanap kami ng mga tao na kung saan magbibigay ng kanilang pahayag tungkol sa tanong na ano ang tingin ng lipunan sa mga taong may kapansanan sa buhay. Ang tingin ko sa mayroong kapansanan sa lipunan, mayroong may kapansanan na sila ay may mga pangarap sa buhay, na sila ay tinutupad nila ang kanilang gusto, makatapos ng teacher, engineer. Mayroon namang mga kapansanan na doon lang umaasa sa tao, sa awa ng tao. Ang iniisip nila, sila ay kinaawaan, binibigyan sila, kaya sila ay nagpapatay mali sa nagaan. Iyon ang may mga kapansanan na iba't iba ang layunin. Mayroon gusto nilang makaangat, mayroon silang hindi, wala silang iniisip kundi maghingi ng tulong sa kapwa. Ang tingin ng lipunan sa mga kapansanan, nakakaawa. Kaya dapat yung mga may mga kapansanan, bigyan natin ng special attention. Sabi nga, wala silang kakayanan ng maghanap ng buhay kasi kapansanan sila. At kailangan yung gobyerno kung may kakayanan na mabigyan ng suporta financial ng mga may kapansanan, kailangan yun ang gawin ng ating pamahalaan. Sa ating lipunan, agaran nilang napupuna ang mga people with disability dahil sila ay namumukad tanging kakaiba and with less apparent developmental condition because they acted different. And then, some people in our society, ang mga PWD, ay nakikita bilang isang banta. Ang iba naman ay tinuturing itong katawa-tawa, kaawa-awa at kakutsa-kutsa. Kaya tayong mga tao, dapat huwag agad tayong magbigay ng opinion nang hindi natin nalalaman ang kanilang mga sitwasyon sa buhay. Mas mabuti na nawain muna natin ang kalagayan nila bago tayo magkaroon ng reaction at judgment. Para po sa inyo, ano ang mga balakid na nararanasan niyo sa buhay? Sakit po ng paa, sira po ng paglalakad.
yung po nakaranasan ko sa mabalakit ng aking buhay. May mga pagkakataon bang nakakaranas kayo ng pangungutya ng mga tao? Marami po, lalo pagdating po sa engineer at foreman ng aking hanap buhay. Nabibigyan po ba kayo ng atensyon ng mga pangungutya? Mayroon po pagdating sa mga sinasabi nating taon po yung sa ano ng barangay, yung mga ano yung sa ano nung dati hanap dating sa kahirapan ang buhay natin kung ng pandemic. Yung nagbibigay pa ng ano ng gobyerno ang tawag ko? Ayuda. Yan po. Pinakamalaki pong ayuda sa akin yung barto. Kahit minsan ba ay nag-doubt kayo sa sarili niyong kakayahan? Bakit? Hindi po ako, hindi po nangyari sa akin yun dahil kaya ko po talaga. Para po sa inyo, anong mga limitasyon sa nararanasan niyo? Limitasyon lang po sa nararanasan po. Kaunti pong pahinga sa anak buhay para po makaranas tayo ng lakas ng ating katawang kinabukasan. Anong opportunity na inyong natatamasan? Ay, anong opportunity? Marami po. Marami pong mga kaibigan. Anong mensahe nyo sa mga taong nakakaranas din ng ganyang kalagay? Yan po ang mga nasasabi ko po sa mga taong mga gaya ko, nakita-PWD. Nakasap po yung loob. Ako po, hindi po natatakot sa sarili ko sa haba po ng panahon. Na po, years na po ako gato. At di puro to halahala. Tricycle lang po ang sinasakyan. Kaya ko po putol po nga para kaya ko pong balikan at ang halang buhay ko po, hindi ko po ginatatawag kahit kanino. Ako po kaya manong kahit hindi na po ano man yan, kaya ko pong gawin sa sarili ko. Paano niyo po tinanggap yung kapansanan niyo po? Yung naging kapansanan? Ano po pong dahilan na sa tanong niyo sa akin, marami pong dahilan kung paano ko tinanggap. Ang pagtanggap ko po sa akin kapansanan, hindi ko po ito kagustuhan. Ito po ito mating binigay po sa akin ng Panginoon na kinaya ko. Hindi ko po sinurinder sa Panginoon at sinurinder po sa sarili ko. Pero humihirin ako ng Panginoon, ng tulong sa Panginoon sa pagbigay sa akin ng kapansanan ito. Hindi ko po ito isinuko kahit kaninong tao at pinakikilala ko po sa inyo. Kung paano ko mag-anak buhay, binigay ko po sa akin mga pamilya yung pagtulong ko sa kanila. Kaya po hindi po ako susuko at kung sino po naman ang isang gaya ko na ganitong PWD, huwag po yung paghihinan ng loob nyo na kayo hindi makatulong sa pamilya nyo. Maraming maraming pong salamat. Nilikha tayo ng Diyos na pantay-pantay. Kahit na tayo ay mahirap o mayaman, may kapansanan man o wala, ay dapat nating ituring ang isa't isa na pare-pareho. Para naman sa mga taong may kapansanan, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil lahat ng nangyayari sa ating buhay ay planado ng Diyos. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na alam niyang hindi natin makakayanan. Binigay sa atin ang mga pagsubok upang maging malakas habang nagpapatuloy tayo sa takbo at hamon ng ating buhay. Kahit anuman ang ating physical na kaanyuan, hindi ito hadlang upang makagawa tayo ng mga bagay na gusto nating gawin.